It's me again, Drew Barrymore, ang dalagang bukid. And welcome back to my channel. So I'm with Amazon Jess. At may bibisitahin po tayo ngayon. Hinihingal po ako. Ayo. So ngayon po ay mag-home visit po tayo sa isa kong mag-aaral. Naabot na gid ko. Nalagin discuss mo na, Beyonce. Ayo. Dayon. So ano, dinadalan ko siya ng fruits at saka ng pagkain. Naliin, day. Ben. Ben. Hi, Inday. Ang hapon. Kalinday, imon Inday. Dito na pala yung ito po yung mag-aaral ko. Grade 3 po siya. Si Inday Jillian. So ito po si Inday Jillian. Si Jillian, mag-aaral ko po siya. Grade 3 po siya ngayon. Dahil grade 3 po yung sa, yung gradong nandol ko po ngayon. So last week, nandito po si Drew Barrymore. Binisita ko po si Inday Jillian. Dahil ano kasi, parang mga dalawang linggo na hindi ko siya nakita. At saka nagtataka po ako kung bakit hindi na siya nagpapakita. Kasi ano, malapit lang yung bahay nila sa bahay namin. Minsan, yung mga module ay siya po yung, at saka yung ate niya ang kumukuha sa mga module. Dahil malapit lang talaga yung bahay nila sa bahay namin. Siguro mga 50 meters lamang po. So, ito po yung imuna Inday ha. Didadahan ko po siya ngayon ng mga pagkain at saka may fruits. Tangkad apple, orange. May apple at saka orange din dito. So ito po. Musta naman na siya? Inahan. Ali. Ito po yung nanay. Ano lang, kamag-anak lang namin sila. Mingkote. So, kamag-anak lang namin sila. So ito po yung nanay. Ang pangalan niya ay si Nanay Jumilin. Jumilin. Jonalyn pala. So, hindi na nag-miss na adlaw. 3 weeks na po si Inday Jillian na palagi lang siyang nakahiga dito. Yes, palagi lang siya nakahiga dito. At saka, ano kasi daw, parang nahihilo at saka sumasakit. Sakit yung ulo, no? Sumasakit yung ulo, kaya ganito pa yung nilalagay sa kanya. Yung dahon ng saging at saka. Pero, pinapacheck up na po nila ito. Kasi pagpunta ko dito, sinabi ng nanay na nakapag-check up na po daw siya. Isang doktor, no? Parin ako. Pero malang ilang araw lumipas, ay nagpapa-second opinion din sila. Second and third, no? Kay tulo na dito doktor. Apat na doktor na ang pinuntahan nila. Una si Dr. Simblante. Pangalawa, Dr. Bonsha. Pangatlo, Doktora Valen. Asa man? Tuburan. Pang-apat. Tuburan. Apat na doktor yung napapacheck up nila. Ano kasi, very energetic po itong si Inday Jillian. Actually, honor student po siya. Honor mga Inday na? At saka, po siya? Thriller. Yes! Magaling po siyang mag-ganon. Tatbog, diba? Last fiesta nga, hindi fiesta yun, fiesta! Last year, no? Yes, kabilang sila sa sumali po kami sa dance palabas doon sa bayan namin at saka rank 5 po kami. So, sa findings, ano niya? Mata. Yung findings ng, pareha gud ang upat ka, doctor. Findings. Ato na mo sa dito. Yung first na dalawang doktor niya, yung findings daw is yung mata. May difference daw ang mata yun ni Inday Jillian kasi, kailangan mabuyo ka. Overexposed sa TV. Radiation daw ang dahilan. Kasi, since lockdown, ang ginagawa po nila, kasi yung ate niya is, tatlo po silang magkakapatid. Yung ate niya is grade 5 na ngayon. Palagi po silang nanonood ng TV. So yung dahilan daw is radiation. So advice daw ng doctor, ng first two doctors,
ipatingi oh, butangan oh. Folks, kailangan daw ng na ano, ng glasses. Asagot ako ng dalain ba? Pero yung sa amin, yung binili namin is anti-rad lang 'yon. Sa mura kailangan talaga ipatingin yung mata niya. Pero the following to doctors, yung dalawa na naman doctor na pinapa-check up nila kay Inday Jillian, no findings. Wala na daw ang findings. Normal, normal lang daw. Pero hindi naman siya nilalagnat doon. Hindi naman siya nilalagnat. Wala po siyang lagnat ever since. Wala po siyang lagnat. Hindi siya mainit. Wala naglabad yung mga katulo ka lang? Labad? Wala siya nagsukat ka lang. Ito ako ipagwasan. At saka nagsusuka siya. Maybe, ano siguro, kailangan pa siguro siya ng lubat. Ano? Lubat na. Okay, so ayun po. Yung dalawang doktor is wala na po, wala pong findings, pero may ano sila, may suggestion, no? Oo, na suggestion na magpa-neuro daw. Magpa-neuro. Ano ba yung neuro? Para sa bata. Ah, so parang yung check-up is ma-check yung sa tanan. Una ako yun. So, asaman daw na ipa-check up. Okay, so yung advice daw niya is sa Chongwa Hospital at saka ano, kailangan daw yung neuro na examination para daw talaga yan sa mga bata. So, kailangan google natin yung mamaya kung ano ba yung neuro para neurologist. Sa mga neurologist talaga yung kailangan. Pero sa ngayon is ano kasi parang wala pang ano, mahal kasi yung biyahe pa lang papunta ng Chongwa at saka mahal po yung Chongwa Hospital po is private hospital po yan, mas sobrang mahal. So ayan, taos-puso po akong kumakatok po sa inyong mga puso kasi ano kasi super duper love ko tong mga mag-aral ko si Inday Jillian. Ano kasi palag every Wednesday talaga makikita po kami kasi minsan is yung pag may mga hindi po sila nasagutan sa modules is pupunta sila sa bahay ko, tinatanong nila yung mga sagot. So ayan kasi mga kapitbahay ko lamang po sila at saka mga kamag-anak lang din yung nanay niya, kamag-anak ko at saka yung nanay niya at saka yung tatay niya is ano, ginudahan mo no? Parang ano, so anong tawag dyan, Jess April? Father, agi sa nanay. Yung tatay ko is ano, parang ninong nila sa kasal. Oh, papa nasa nila. Okay, parang ninong nila sa kasal yung tatay ko. So, ayan po. So, malapit talaga sila sa family namin. So, ayan po. Kumakatok po kami sa inyong mga tahanan dyan na sana matulungan natin si Inday Jillian kasi, ano, pila siya 8 years old, no? 9 years old pa lamang po siya at saka hindi pa talaga alam ng mga magulang niya kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Yung ano ba talaga yung resulta kasi need pa further examinations dahil palagi siyang nahihilo, sumasakit yung ulo niya at saka nagsusuka. So ayan po, hindi mapahinga ka, hindi mago, pahiga ka dito baka. So ayan po, okay na lang yung pikas body. Ano din kasi yung half daw body niya, sabi ng nanay niya, parang nawala ng malay. Hindi masyado niya magamit, so hindi po siya makapaglaro sa labas. Yes po. So ayan. Hindi, pagpayo ta ha. Lahat dante ka o ka ng vitamins to the next day. Ano kasi, yung vitamins is nakalimutan naming bilhin. At saka yung kasamaan kong guro, sinabi niya sa akin na wala na siya vitamins na. Yung vitamins karon ang saman si Lynn. Kuan mo na on Nutroflix. Nutroflix. Pero wala na ikuan ng doktor kung saan nga vitamins. Baka to yung first nga doktor kay may tikid man po. Sa may tikid? Sa kuan ba? Ah, ay pa vitamins. May tikid. Wala mo na dire. May tikid? Lahabi ato sa may tikid. Pero okay na siguro nagsilin. So yung kasamaan kong guro, si Ma'am Grayley, is may ano siya sa bahay nila, may, ano bang tawag doon? May Celine Plus. So, sinabi niya sa akin, huwag na daw ako bumili kasi wala pa daw ang ano, hindi pa niya nabuksan. So, ibibigay daw namin yan kay Inday Jillian, ha? Inday, ahamit yata mo, ha?
yung vitamins. Pero maybe kailangan talaga siguro ng check up ha, baka bawal, no? Basta kaya bawal, basta hindi pwede. So ayan po. Sige, Inday, ha? Okay, basta mo face to face at Inday, mabalik at pati sa trailer, ha? Okay, sige. Pero mo, say face to face, no? Pero yung mga modules ni Inday Jillian is palagi kong ano, updated po siya, ano, ipinapadala ko na lang sa atin niya kasi kumukuha yung atin niya, minsan yung nanay niya, kumukuha po dun sa school. So ipinapadala ko na lang at saka tinutulungan na lang siyang ano, kasi nahihirapan siya sa pagsulat kasi yung right-handed kasi siya sa pagsulat at saka yung right hand niya parang hindi masyadong magamit. Yes po. So ayan po. Thank you, Inday, ha? In nanay din. Thank you, nanay, ha? Kasi ano, binibigyan po kami ng timing niya na makapunta po dito. At saka babalik po kami, Inday, kasi para mapacheck. Ako ko nag-budget na ito. Kailangan ko nag-budget na ito. Basta, ano na lamang po, magtutulungan na lang po tayo. Maybe, nagawa tayo ng something like a campaign na para mapacheck na po ito. Kasi, mas maganda siguro kung mapapacheck na ito agad-agad para hindi na ano. 3 weeks na kasi siyang ano, ganito yung ginagawa niya. Palagi niya nakahiga at saka hindi na siya nakapaglalaro sa labas. So, magpagaling ka, Inday, ha? Nga. Tabi-tabiin na sa ninyo. Actually, may ano, yung mga kapatid niya. Ito po yung kapatid niya. Yung isa, yung pinakapanganay nila. Kapitbahay po ito si Inday Vian, si... At saka ito yung ano nila, yung pinakabunso nila. So lala babae po talaga lahat sila. So ganyan po talaga pag mga babae, yung mga ginagawa nila, nanood ng TV, nagbabasa. So hindi po masyadong lumalabas at saka maglalaro doon. So ayan po, please lang po, sana nandyan po kayo na willing po na tumutulong po kay Inday Jillian para mapacheck na po natin siya kung ano talaga yung... or ano talaga yung dahilan ng pagsusuka niya, pananakit ang ulo, at saka pa, pagkawala po ng malay ng half body niya. So ayun po, thank you po. Thank you in advance po sa mga tumutulong sa amin. Salamat. Bye.